Isang pagpupugay sa dakilang ama ng rebolusyon, Andres Bonifacio. Inaalala ang kanyang makasaysayan tungkulin patungo sa kalayaan ng Pilipinas at naging ama ng rebolusyon sa ating kasaysayan. Kaya pinagtibay ng Legislatura ng Pilipinas ang Act No. 2760 noong February 23, 1918 at inaprubahan ang pagpapatayo ng monumento bilang pagbibigay pugay sa kanya. Sa bisa ng Act No. 2946 na pinagtibay noong February 16, 1921, iprinoklamang Nobyembre ng bawat taon bilang araw ni Bonifacio upang gunitain ang kanyang mga pagpupunyagi para sa kalayaan at demokrasya. Pinili ang jury noong August 29, 1930 at sa disenyo ni National Artist Guillermo Tolentino, sinimulan ang pagpapagawa sa 45 talampakang monumento ni Bonifacio, ang pinakapopular na landmark ng Caloocan City. Sa bisa ng Act No. 2946 na pinagtibay noong February 16, 1921, iprinoklamang Nobyembre ng bawat taon bilang araw ni Bonifacio upang gunitain ang kanyang mga pagpupunyagi para sa kalayaan at demokrasya. Pinili ang jury noong August 29, 1930 at sa disenyo ni National Artist Guillermo Tolentino, sinimulan ang pagpapagawa sa 45 talampakang monumento ni Bonifacio, ang pinakapopular na landmark ng Caloocan City. Si Andres Bonifacio ang isa sa mga nanguna sa nagtanggol, nakipaglaban at nakibaka tungo sa inaasam na kalayaan laban sa mga Espanyol. Kasama ni Ladislao Diwa, Diodato Arellano, Teodoro Plata at ilan pang iba. Tinatag niyang lihim na kapisanang mapanghimagsik na tinawag na kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan or KKK. Ito ay sa kabila ng pagdakip at pagpapaalis ng mga Espanyol kay Jose Rizal, maraming araw na ang nakararaan. Sa isang maliit na kwartong naiilawan lamang ng isang lampara, isinagawa ang sandugo, kung saan ang mga kasapi ay pumirma mula sa dugo ng kanilang mga bisig na sumisimbolo sa kapanganakan ng katipunan. Kababayan. Naniniwala ang mga katipunero na makakamit lamang ang tunay na kaginhawaan at kalayaan kung ang mga tao ay may mabuting kalooban para sa bawat isa. Dahil dito, ang katipunan ay hindi lamang isang organisasyong may layuning patalsikin ang Imperyong Espanyol. Ngunit nais nito ang tunay na pagkakaisa sa isip at puso ng mga Pilipino noon sa ilalim ng isang inang bayan na naghahanap ng maliwanag at tuwid na landas. Noon ay binigkas ni Bonifacio ang mga katagang ito, kalayaan o kaalipinan, kabuhayan o kamatayan. Dahil dyan, kanilang nilabanan ng mga baril at kanyon upang kamtin ang sariling kalayaan. Thank you.
Sa kanyang tula na pag-ibig sa tinubo ang lupa, ginamit ni Andres Bonifacio ang tulang ito para himukin ang mga Pilipinong maging makabayan. Mas magaling na mandirigma si Bonifacio kaysa sa pagiging manunulat. Ngunit sa kanyang tula, pinatunayan niya na kaya niyang gumawa nito para sa kanyang minamahal na bayan. Kaya ang Bonifacio Monument ay nagpapaalala sa Rebolusyong Pilipino na pinamunuan ni Andres Bonifacio at tumimok sa kanyang mga tauhan na magbangon laban sa kolonyal na paghahari ng Espanya. Ang kanyang panawagan na humawak ng armas laban sa pamumuno ng mga Espanyol ay ibinigay noong August 23, 1896 na malawak na kilala bilang Cry of Pugad Lawin.